Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, makikilala nyo ang limang hayop na sobrang husay bumato. Mapapanood nyo rin ang iba't ibang kwento ng mga tao na kasing husay ng hayop sa pagbato. Umpisahan natin ang kwentuhan sa panglimang pwesto. Ang insekto na gumagapang papasok sa ating listahan ay ang caterpillar. Nakasali ang mga caterpillar sa ating countdown dahil kaya nitong ibato ang kanilang jebs o pupo sa malayong lugar. Paglabas ng pururot, agad nila itong inihahagis. Kaya nila itong patalsikin sa layo na 2 metro. Katumbas ito sa tao na kayang maghagis ng dumi sa layo na 180 meters. Kailangang ihagis ng caterpillar ang kanilang pupo upang hindi masundan ang kanilang kalaban ang kanilang amoy. Maski ang mga tao, walang pinagkaiba sa mga caterpillar. Ang iba kasi sa atin ay mahilig pitikin ang kulangot. Meron pang ang iba na nagsasanay upang gawin itong sports. Ito ang tinatawag na shot put. Ito yung paligsahan sa pinakamalayong makapagbabato ng mabigat na bola. Ipinipwesto nila ang kanilang bola sa bandang leeg at saka sila bibuelo para ihagis. Mahirap itong gawin, lalo na't ang bakal na bolang ito ay may bigat na 7 kilo. Kaya naman ang iba na gumagawa nito, hindi na maipinta ang mukha sa sobrang hirap bumuhat. Gayunpaman, hindi maitatanggi na mukhang mas mahusay maghagis ng dumi ang caterpillar kesa sa mga tao. Hindi gaya ng susunod nating kalahok na kasing bigat ng tao ang hinahagis. Pero bago tayo magpatuloy, dapat ka munang mag-subscribe sa FTP channel, lalo na kung mahilig ka sa mga videos na may kinalaman sa mga hayop. Maraming salamat! Ang nakakuha ng pang-apat na pwesto ay ang isa sa pinakamalupit na predator. Ito ang mga killer whale. Kasali sila sa ating listahan dahil kilala ang hayop na ito bilang malakas bumato. Sa tuwing sila ay nagugutom, aktibo itong humahanap ng pagkain gaya ng sea lion. Kung minsan, naaaktuhan pa itong ibinabato ang sea lion sa taas na 70 feet. Gaya sa video, may kita ang kawawang sea lion na binato ang killer whale gamit ang kanyang buntot. Kitang-kita sa video kung gaano kataas ang itinalsik ng sea lion. Ang mga sea lion ay may bigat na 200 kilos, kaya kabibiliban mo kung paano ito kinayang itapo ng killer whale. Ibinabato ng killer whale ang sea lion upang siguraduhin na madaling mamatay ang kanilang biktima. Pati pala ang mga tao na may bigat na 70 kilos ay kaya rin ihagis ng mga killer whale. Kaya naman napaisip tuloy ako, kaya rin ba itong gawin ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat tayong bumalik sa Scotland upang masaksihan ang kompetisyon ng Caber Toss. Labanan ito sa kung sino ang kayang ibaliktad ang napakahaba at napakabigat na kahoy. Kung hindi mo ito maibabaliktad, pwes, talo ka. Ang kahoy na ginamit sa sports na caber toss ay may haba na 17 feet at bigat na 70 kilos. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung wala ka namang muscle. Maski ang mga babae ay hindi magpapatalo. Pati sila, kaya din itong gawin. Kung napabilib ka sa lakas ng mga tao na kaya itong gawin, siguradong mas kabibiliban mo ang mga killer whale. Pero kapag nakilala mo ang hayop sa pangatlong pwesto, mas kabibiliban mo ang kanilang superpowers. Ang number 3 sa ating listahan ay isang uri ng gagamba na may kakaibang superpowers. Ito ang spitting spider. Tinawag itong spitting dahil para itong dumudura ng sapot. Sa tuwing meron itong biktima na makakaharap, agad itong naglalabas ng sapot. Nakita mo yon? Kitang-kita kung paano ginamit ng spitting spider ang kanyang sapot upang puluputan ang mas malaking gagamba. Ang sapot ng spitting spider ay sobrang lapot kaya halos hindi na makagalaw ang kanilang biktima.
pangatlo sa ating listahan ang mga spitting spider dahil sobrang husay nitong bumato ng sapot. Walang ibang hayop ang kaya itong gawin, pero kaya rin ba itong gayahin ng mga tao? Ang sagot, oo. May mga tao na marunong gumamit ng parehong estilo gaya ng sagagamba. Ang tinutukoy ko ay ang kayang gawin ng mga mangingisda. Ang tawag sa ganitong proseso ay casting net. Kailangang itapon ng maayos ang lambat upang perpektong hugis bilog ang forma nito. Mas maganda ang pagkakatapon sa lambat, mas malaki ang tsansa na maraming isda ang kanilang mauhuli. Ang ganitong sistema ng paghahagis ng lambat ay walang pinagkaiba sa mga spitting spider. Gayunpaman, mukhang mas mahusay ang mga gagamba dahil hindi na nito kailangan ng lambat para makahuli. Hindi gaya ng susunod dating bida na marunong mambato ng tubig. Dito sa mga ilog ng Southeast Asia, pwede mong makita ang isda na mahusay mambato. Sa tuwing may insekto na malapit sa tubig, agad nitong binabaril ang kanilang target. Ito ang mga archer fish. Gumagamit ito ng tubig upang batuhin ang kanilang target. Kapag nalaglag ang insekto, agad itong kakainin ng archer fish. Kahit ang insekto ay nasa taas pa ng 5 talampakan, kaya niya itong tamaan ng tubig. Ang galing, di ba? Meron pa kayang ibang nilalang sa mundo ang kaya itong gawin? Para malaman ang kasagutan, dapat niyo makilala si Mahui ng bansang China. Noong January 2024, nasungkit niya ang titulo sa pinakamahabang tilamsik ng tubig mula sa kanyang bibig nang hindi man lang humihinto. Para gawin ang kanyang superpowers, kailangan niya munang uminom ng 1 galon ng tubig. Kapag napuno na ng tubig ang kanyang tiyan, sa kanya ito unti-unting ibinubuga na parang isang archer fish. Wow! Talaga namang kabibiliban mo ang talento ni Mahui dahil kaya niyang ilabas ang 1 galon ng tubig mula sa kanyang tiyan palabas ng kanyang bunganga sa loob ng 5 minuto. Ang dating may hawak ng titulo na ito ay si Kirobel Yilma ng bansang Ethiopia. Parang ang hirap paniwalaan na meron palang mga tao na may ganitong talento. Para silang may kapangyarihan na bumuga ng tubig. Gayunpaman, naniniwala ako na mas mahusay pa rin ang mga archer fish dahil kaya nilang tamaan ang target gamit lamang ang tubig. Pero ngayon nakilala niyo na ang 4 nating bida, oras na para matunghayan ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Para makilala ang numero 1 hayop sa ating listahan, dapat tayong pumasok sa kagubatan ng Madagascar. Dito mo kasi makikita ang pambihirang hayop na napakahusay kung bumato. Sila ang mga chameleon at sila ang numero 1 sa ating countdown dahil kahit mabagal itong kumilos, ubod naman ang bilis ang kanilang dila. Ang dila ng mga chameleon ay may bilis na 8,500 feet per seconds. Mas mabilis pa yan sa isang kisap mata. Kaya naman kapag inatake ng chameleon ang mga insekto, wala na itong kawala. Ang mga chameleon ang numero 1 sa ating listahan dahil walang mintis ang bawat bato nito sa kanyang dila. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joem. Hello rin kay Carl Ivan Versosa. What's up kay Prince at Princess? Shoutout sa Mashon Brothers na sina Ashton, Aaron, Austin at Alas. Mark Peter, Audrey Isabel at sa kapatid niya na si Judith. Juliet at Genevieve Pedroso Okate at kay Esterline at Sherlyn Enriquez. At kay Nicole Josel at Amara Morales ng Grade 5 Isaiah ng UECS. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!